walang nagtagumpay nang hindi nagsakripisyo ng higit sa ginawa ng iba. Dapat malinaw sa atin yon. Hindi makalalayo ang pangarap mo sa pangarap ng iba kung parehas lang sa tinakbo ng iba ang tatakbuhin ng pangarap mo. Hindi makalalayo ang karir mo sa karir ng iba kung parehas lang sa tinakbo ng iba ang tatakbuhin ng karir mo. At hindi makalalayo sa tinakbo ng iba ang kabuhayan mo kung parehas lang sa tinakbo ng iba ang tatakbuhin mo. Meaning, walang parehas na resulta sa ating mga sa magkakaibang sakripisyo dito sa journey na ito. Mas mataas yung ibinibigay mong sakripisyo, umasa ka, mas malayo ang mararating ng pangarap mo. Mas malayo ang mararating ng karir mo. Mas malayo ang mararating ng pagyaman mo. Kung ang sakripisyong ibinibigay mo sa iyong pangarap ay mataas, umasa ka ng mas mataas na resulta. Kung ang ibinibigay mong sakripisyo sa iyong karir, sa iyong business ay mas mataas, umasa ka ng mas mataas na resulta. At kung ang ibinibigay mong sakripisyo sa iyong kabuhayan ay mas mataas, umasa ka ng mas mataas na resulta. Ikalawa, walang nagtatagumpay ng hindi natutong mag-give up ng maraming bagay sa kasalukuyan para sa hinaharap. Sino po naniniwala para sa tagumpay ng pangarap mo sa hinaharap, marami kang kailangang i-give up? At sino po naniniwala para sa tagumpay ng karir mo, para sa tagumpay ng business mo, para sa tagumpay ng iyong kabuhayan, marami kang kailangang i-give up? Sometimes, kailangan mong i-give up. Magsakripisyo yung comfort sa iyong journey just to advance sa iyong mga pangarap. Sometimes, kailangan mong isakripisyo ang comfort sa journey mo ngayon just to advance sa iyong career. And sometimes, kailangan mong magsakripisyo sa iyong journey just to advance sa iyong kabuhayan. Pero ang maganda, nakita ko, walang permanenteng sakripisyo. Naniniwala po kayo naman? Walang permanenteng sakripisyo. Meaning, lahat ng sakripisyo mo ngayon sa pangarap mo, matatapos at isang araw, aanihin mo lahat ang sakripisyo o yung bunga ng ginawa mong sakripisyo sa pangarap mo. Isang araw, matatapos lahat ng sakripisyo mo sa iyong karir, at aanihin mo ang bunga ng mga ginawa mong sakripisyo sa iyong karir. At isang araw, matatapos lahat ng sakripisyo mo sa iyong kabuhayan at aanihin mo ang bunga ng mga sakripisyo mo sa iyong kabuhayan. Walang permanenteng sakripisyo sa journey na ito. One day, lahat ng ginawa mong sakripisyo sa anumang areas ng buhay mo, aanihin mo ang bunga. And another thing, bakit may mga tao na bibigo sila na matagpuan ang season ng kanilang journey sa tagumpay at pagyaman, puro mabilis ang tagumpay at pagyaman ang gusto o yung lack of hard work. Totoo po ba? Kaya maraming tao napapalagpas yung season ng kanilang tagumpay at pagyaman, masyadong minamadali. At ito ang totoo, walang minamadaling pangarap ang naging work ang resulta. Walang minadaling karir ang naging work ang resulta. Walang minadaling kabuhayan ang naging work ang kanyang resulta. Lahat ng minadali sa buhay, madalas namamali. Lahat ng minadali sa journey na ito, madalas sumasablay. What's the point? Una, hindi mo pwedeng di paghirapan ang pangarap at tagumpay, lalo na ang pagyaman dito sa journey na ito. Hindi ka pwedeng matulog at pagising mo, tagumpay na pangarap mo. No. Hindi ka pwedeng matulog at pagising mo, tagumpay na karir mo. At hindi ka pwedeng matulog at pagising mo, mayaman ka na. Walang ganon. Dahil lahat ng nagtagumpay na pangarap, pinaghirapan. Lahat
ng nagtagumpay na career, pinaghirapan. Lahat ng nagtagumpay na business, pinaghirapan. Lahat ng nagtagumpay na kabuhayan, pinaghirapan. Walang naabot na mas mataas na level dito sa journey na ito nang hindi mo paghihirapan. Ikalawa, hindi mo pwedeng iasa sa iba at sa pagkakataon ang tagumpay at pagyaman mo. Tandaan niyo po, sino naniniwala wala pang naabot na pangarap dahil nagkataon o aksidenteng nagtagumpay? Totoo po ba yan? Wala pang nagtagumpay na karir dahil nagkataon o aksidente. At wala pang yumaman dahil nagkataon o aksidente lang. Meaning, hindi ka pwedeng magtagumpay nang wala kang gagawin. Hindi ka pwedeng magtagumpay nang uupo ka lang. At hindi ka pwedeng yumaman nang aasa ka lang sa iba. Ikaw ang aabot ng tagumpay mo, ikaw ang gagawa ng tagumpay mo, at ikaw ang lilika ng yaman mo. Hindi ibang tao, hindi sitwasyon, at lalong hindi swerte. Now, the question is, ano nga ba ang attitude ng isang taong posibleng magtagumpay at yumaman? Alam niyo po, unang-una, handang takbuhin ng tagumpay o handang takbuhin ang takbuhin ng tagumpay at pagyaman hanggang sa huli. Have a virtue of patience. Sino po naniniwala? Wala kang maabot na pangarap nang mainipin ka. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Walang magtatagal na karir. Wala kang magtatagal na karir nang mainipin ka. At sino po naniniwala? Wala kang mapapalagong yaman nang mainipin ka. What does it mean? Hindi namamadali ang pangarap, hindi namamadali ang karir, hindi namamadali ang pagyaman. Minsan, kailangan mong mahiwalay sa pamilya mo ng maraming taon para lang maabot ang pangarap mo. Totoo po ba yan? Sometimes, kailangan mong lunukin ang pride mo, magtagumpay ka lang sa karir mo. And sometimes, kailangan mong subukan ng lahat ng hanap buhay, yumaman ka lang. Sometimes, hindi natin napapansin na yung palang mga bagay na dapat nasa sa atin, wala pala sa atin. Nakakalimutan natin na para pala magtagumpay, maabot ko yung pangarap ko, minsan kailangan kong pansamantalang mahiwalay sa pamilya ko. Minsan kailangan kong lunukin yung pride ko. Minsan kailangan kong subukan lahat ng klase ng pagkakakitaan para lang yumaman. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Una, may season ng Diyos sa tagumpay mo at pagyaman mo. Sino po naniniwala? Meron talagang season ang Diyos para sa pagyaman mo at para sa tagumpay mo. At sino naniniwala? May season naman talaga ang Diyos para sa pangarap mo. May season talaga ang Diyos para sa karir mo. At may season talaga ang Diyos para sa financial breakthrough ng pamilya mo. Pansinin nyo, bago ipasara ng Diyos ang pintuan ng arko kay Noah, dito po sa Genesis chapter 8, alam niyo po, nakapasok na lahat ng uri ng hayop na binanggit ng Panginoon, kasama doon yung pinakamababagal na uri ng hayop. Bago isinarado yung arko, nakapasok na lahat yun. What's the point? Una, kung ang Diyos, tandaan niyo po, kung ang Diyos hindi nainip sa iyo, mas lalong hindi ka dapat mainip para sa sarili mo. Totoo po ba? May mga tao, sila pa inip na inip sa sarili nila. Totoo po ba yan? Sino aminado? Sometimes, ikaw pa mismo yung inip na inip sa sarili mo. Inip na inip yung matupad yung pangarap mo, inip na inip na ma-promote, inip na inip na yumaman, inip na inip magkaroon ng breakthrough sa kanyang business. Ang tanong, nung mainip ka ba, natupad ba yung pangarap mo? Nung mainip ka ba, na-promote ka ba? Nung mainip ka ba, yumaman ka ba? Alam niyo po, lahat ng yon ang sagot, hindi.
Walang natupad na pangarap dahil nainip ka lang. Walang na-promote sa karir dahil nainip ka lang. At walang yumaman dahil nainip ka lang. Sa halip, kabalik tarampa ng lahat ng iyon ang nangyari. Alam niyo po, sa halip, yung inip ng isang tao, nagdala lang ng bitterness sa puso ng isang tao. Nagdala lang, napuno ka lang ng hinanakit, napuno ka lang ng bitter feelings, napuno ka lang ng awa sa sarili. So sa halip, kainipan ang pangarap o yung pangarap mo, sa halip kainipan mo yung promotion mo, sa halip kainipan mo yung pagyaman mo, daanan mo na lang yung process ng Diyos hanggang makarating ka doon sa dapat na marating mo. Huwag mong kainipan kasi meron talagang season ang Diyos sa'yo. At tandaan mo, hindi maiinip ang Diyos sa'yo.